Mukha ngang kikiligin itong si Kevin Durant, mga idol, sa sinabi neto ni Draymond Green. Sa interview niya nga, mga idol, kasama si JJ Redick sa podcast niya, ay nasabi nga ni Redick na parang hindi nga daw nabibigyan ng tamang credit itong si Kevin Durant sa pagtulong niya nga sa championship noong 2017 and 2018. At sabi naman neto ni Draymond Green, mga idol, we would not have beat the Cavs coming back around without Kevin Durant. Sa mata ni Draymond Green, mga idol, hindi na nga nila kayang talunin yung team ng Cavaliers matapos nga silang talunin noong 2016. Kaya nga kung hindi nga daw pumunta si KD sa kanila ay siguradong talo sila dito kala LeBron James. Ayan nga ang pagbibigay credit neto ni Draymond Green kay Kevin Durant. Kaya daw sila nag back to back noon ay dahil sa tulong neto ni KD. At mga idol, surprisingly ang mga Warriors fans iba ang dating sa kanila ng pahayag neto ni Draymond. Bakit nga daw parang mas pinapabura niya itong si LeBron James at team ng Cavaliers kaysa nga sa kanyang team na Golden State Warriors? Parang mas tiwala pa nga daw siya, mga idol, dito kay LeBron kaysa sa kanyang superstar teammate na si Stephen Curry. At maiintindihan naman talaga natin, mga idol, kung bakit nga ganyan ang reaksyon ng mga Warriors fans. Usually kasi kinakampihan ng isang NBA player ang kanyang team no matter what. Kahit imposible pa nga yan mangyari, sa team niya siya lagi kumakampi. Pero iba nga itong si Draymond, mga idol, ngayon. Parang kinampihan niya at pinaburan niya ang team ng Cavaliers kesa sa kanyang team na Warriors. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi niyo dito sa opinion ni Draymond Green? Tama ba ito? Hindi nila matatalo ang Cavaliers noong 2017 kapag wala si Kevin Durant? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, mga idol, inaasahan ni Coach Darvin Ham at ang team ng Lakers itong ang si Russell Westbrook. Gusto nga ni Coach Hamat ng Lakers, mga idol, na magkaroon ng comeback season itong si Westbrook matapos nga ng kanyang atrocious, very disappointing, embarrassing performance para sa Lakers last season. At ganyan din sigurado, mga idol, ang pakiramdam ng mga Lakers fans ngayon. Ngayong wala nga silang magawa dito kay Russell Westbrook, hindi nila matrade. Stuck na nga dito sa team ng Lakers ay wala na nga silang magagawa kung hindi asahan talaga itong si Westbrook na ayusin ang kanyang paglalaro. Asahan nga siya na magpasa ilalim sa sistema neto ni Coach Darvin Ham at sumunod sa gusto ng kanyang bagong coach. Dahil kung hindi yan, mga idol, ay katakot-takot na naman na pambabash, pangtutrol, pangaasar ang matatanggap ni Russ sigurado sa mga Lakers fans. At hindi lang naman din kasi siya dyan ang masisisi, pati nga rin si Coach Darvin Ham, kagaya ng na-experience niya ni Coach Frank Vogel mula sa mga Lakers fans last season. Kaya nga, mga idol, dapat talagang magsakripisyo na itong si Russell Westbrook kung gusto niya ngang pagganahin itong big three niya na si AD, LeBron at siya. Pero anyways nga, mga idol, ano ba sa tingin nyo ang dapat na asahan natin kay Westbrook next season? Aayos na nga ba ang kanyang paglalaro at makakatulong sa Lakers? Or magiging katulad nga lang nung last season? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At eto nga, kakakampiyon lang na si Stephen Curry, mga idol, wala pa ngang dalawang linggo ay balik na nga sa gym. Nag-e-ensayo na nga agad, mga idol, at nagre-ready na for next season. Hindi at na alam ni Stephen Curry, mga idol, ang salitang pahinga. Balik agad sa pag-e-ensayo sa paghahanda nga ng kanyang katawan. At yan nga ang sikreto, mga idol, kung bakit siya one of the best players in the world at sila'y nagkampiyon. Dahil hindi nga tumitigil sa pag-grind etong si Stephen Curry. Do it again. Get out of that side fast. One more. Good. I think you can get off that right leg a bit more. One more. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!